pauwi na po ako. Galing po ako sa barangay hall. Kukuha po sana ako ng padala ng aking mama. Kaso, sarado ang grocery. Pambili po sana ng gamot yun ang aking anak. Pumunta ako sa barangay para makahingi ng gamot. At nabigyan na po ako. Yan. Salamat po, Ate Ronalisa. Tsaka vitamins po, nabigyan nila ako. Share ko lang po eh kasi hindi ako nakapagdala ng payong, hindi ako nakadala ng pera kasi nga inasahan ko yung akala ko bukas yung padalahan. Sabi ko may pamasaya ko pa uwi. Tapos yun nga po, sarado pala. Kaya lakad ako ngayon. Biglang umulan pa. Ang aking gamit lang ngayon ay yan, karton. Karton ang gamit ko. Para makauwi ako kasi may sanggol po ako eh. Hindi pwedeng mag-antay, baka mag-iyak. Kaya nagmamadali ako umuwi. Kaya gumawa na lang ako ng paraan para makauwi ako. Gumamit ako ng karton, pampandong kahit sa ulo lang. Okay po, pauwi na po ako. Nag-aabang nga ako ng ano eh. Baka meron pong mabuting kalooban dito magbigay ng payong. Yan. Lalakad na po ako. Pauwi na. Layo pa. Halata ang puyat sa mukha ako. Nilalagnat po kasi yung anak ko kagabi. Kaya napuyat. Siyempre, kailangan po nating bantay. Lakas ng ulan. Yan guys, malapit na akong sa bahay. Malapit na sa bahay yan. Yan yung dinadaanan namin pa ako sa bahay. Gubat. Gubat pa siya. Nakarating na ako dun sa malayo naming kapitbahay. At may payong na ako. Nagdala daw yung asawa ko ng payong. Kaso malayo pa rin yung aking anak. Yan. Gubat po yan. Salamat po sa nagbigay sa akin ng gamot. Yan. Yung paracetamol na wala daw po sa center, nahingi ko po sa kapitbahay namin. Paracetamol. Para sa aking anak. Na nilagnat po kagabi. Salamat Ate Janet. Tip ko lang po ha, tips. Pag-aalis po ng bahay, magdala po kayo ng payong. Tsaka, make sure na kahit 10 piso meron kayo sa bulsa para makasakay kayo ng tricycle. Huwag po kayong gagaya sa akin. Karton ang naging payong. Yan na po, ang bahay namin. Nakikita ko na. Salamat po. Salamat.